yung posibleng umipigil sa inyo na ipagpatuloy ang posibleng pagtakbo ninyo. Nasaan ho kayo ngayon? Bakit pinag-iisipan nyo pa rin? First, I have to consult my family. Hindi lamang isang pamilya, kundi buong pamilya ko. Gusto kong i-gather silang lahat and then pag-usapan. Kasi ayaw ko yung tumatakbo ako kung sakali man matuloy ako. Tumatakbo ako tapos hiwa-hiwala yung paniniwala ng aking pamilya. Gusto ko buo, sama-sama kami, kung ano yung direction namin, kung ano yung goal namin para sa bansa. Hindi para sa sarili namin, hindi para sa pamilya namin, kundi para sa taong bayan, para sa bansa. Doon po kami nakapokus. Gusto ko po yung ganun. At saka yung mga katao na mga kasama ko, yung mga naniniwala sa akin, gusto ko pong ipaalam sa kanila na ito yung gusto ko. At ang pinakaayaw ko, yung mga kawatan na tao. Okay. Yan Senator, we need to take a very short break. The source will be right back. Stopping you or what's keeping you. Sabi nyo nga po, kailangan kausapin nyo po lahat ng mga importanteng tao dito sa inyong posibilidad na tumakbo. Importante ho din ba sa inyo na magkaroon ng some sort of alliance with other groups or parties? Sabihin po natin, si Vice President Lenny Robredo ho ba, pagbalik nyo, isa ho siya sa inyong unang kakausapin pagbalik nyo ng Pilipinas? Ako po, open po ako para sa lahat ng sasama sa akin, sa lahat ng mag-agree sa akin. Pero isa lang po ang condition ko, lahat ng mga sasama sa akin, lahat ng maging kasama ko, kailangan pareho tayo ng goal, pareho tayo ng pag-iisip na ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Ayusin natin yung ekonomiya natin, palaguin ulit natin yung ekonomiya natin. At mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino. Mabigyan ng pabahay ang bawat Pilipino. Mabigyan ng sustainable livelihood ang bawat pamilya. Yun po ang goal natin. Isa lang po yan sa mga pangunahing priority agenda na gagawin po natin pag sila ay sasama sa akin. Yan po ang condition ko sa kanila na gagawin natin yung nagawa kong 22 rounds priority agenda for the country. Yan at po kapag hindi po sila aligned, sasama sila, makapag-desisyon ako na tumuloy, yan po ang magiging goal natin. Itong itong kung ano mang mag-desisyon ko po, para po ito sa sambay ng Pilipino na matagal nang umaasa, naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. So, ang paulit-ulit nyo nga po sinasabi, the first agenda is to stop corruption. Ano po? Sabi nyo din po sa interview, kahit po kayo, ang laki ng binabayad nyo bilang buwis dito po sa ating bayan. Tapos sabi nyo nga, ninanakaw lang to dahil sa corruption. Gaano ho ba sa inyong palagay katindi ang corruption ngayon sa bayan natin? Alam nyo po, kung i-explain po natin talagang na napakatindi po ng corruption sa atin. At yan po ay inamin din naman ng ating Pangulo na grabe talaga ang corruption ng ating bansa. At totoo po yan. Totoo po yan na talagang ang corruption sa ating bansa ay systemic na po. Sa nakikita ko po, wala po tayong magandang kinabukasan kung patuloy at hahayaan natin na ganito ang gagawin ng mga karamihan sa mga nandyan sa gobyerno. Hindi po, ako po, nandito ako, hindi para sumikat o magkaroon ng posisyon. Wala po. Ang gusto ko lang po, maiayos ang bansa natin. Hindi ko inangad na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno pag naayos na natin lahat. Basta makita ko lang sa kulungan ang mga daan-daang kawatan dyan sa gobyerno o abot pa ng 1,000. Pwede na po akong umayaw sa politika. Makita ko lang, Senator, po na mabigyan ng hustisya ang aking mga kasama na naghihirap kung saan ako nanggaling. Kayo po, naiisip nyo na po sino tong mga kawatan na ito. Meron na ho kayong mga pangalan na nasa isip ninyo na involved in corruption. Na sakaling matumakbo kayo at manalo kayo, ay gusto nyong paimbisigahan at ipakulong. Ayaw ko pong magbigay ng conclusion kasi may kailangan din po nating sumunod sa batas natin, sa constitution natin. Article 3 section 1 na
no person shall be deprived life, liberty, property without due process. No shall any person be denied of equal protection of the law. So bigyan po natin sila ng lahat. May karapatan para idipinsa ang sarili. Pero pag talagang napatunayan ng ating hukuman na sila ay nagkasala, yan po ay gusto ko sila makita sa kulungan. Makita pero ang tanong, na magsama-sama, opo, mabigyan ng ustisya ang mga mahihirap na tao. Of course, there is due process. We understand that, no? Ang tanong ko po, Senator, kayo po, in your mind, alam niyo po sino po itong mga corrupt na opisyal. Even if there will obviously be due process, meron na kayo, you have identified who these people are. Ayoko po mag-mention, pero mayroon po ako sa isipan ko, sa puso ko. Pero katulad ng sinabi ko, ayaw kong magusga na hindi pa napatunayan. Presumption of innocent until proven guilty. We cannot judge a person. Before you left, Senator, hindi ho ba nagkaroon kayo ng press conference? Sinabi niyo nga yung there is some problems and corruption in some agencies sa gobyerno. Nabitin po yung tao. In fact, yung meron pong panig na nagsabi kayong may corruption pero wala naman kayong pinakitang ebidensya. Pagbalik niyo ho ba, ay ipapakita niyo na at isisiwalat ninyo itong ebidensyang nakalap ninyo? Wala pong problema kung kailangan ko pang ipakita o hindi na. Pero ito po, pwede po ako magpakita. Ipakita ko po kahit video at saka audio recording. Wala pong problema yan. Nakita naman po natin kung ano yung nilabas ng CUA. Commission on Audit na po yan. Kung ano yung mga nilalabas nila na audit report. At hindi naman po siguro natin pwedeng diktahan, no, ang CUA at sabihin nagsisinungaling ang CUA. Hindi naman po naman siguro natin pwedeng ganyan eh, dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. So kung kayo po maging presidente, tumakbo kayo, manalo kayo, you will support mga findings ng CUA kahit po ito ay hindi yung posibleng pumipigil sa inyo na ipagpatuloy ang posibleng pagtakbo ninyo. Nasaan ho kayo ngayon? Bakit pinag-iisipan niyo pa rin? First, I have to consult my family, hindi lamang isang pamilya kundi buong pamilya ko. Gusto kong i-gather silang lahat and then pag-usapan kasi ayaw ko yung tumatakbo ako kung sakali man matuloy ako. Tumatakbo ako tapos hiwa-hiwala yung paniniwala ng aking pamilya. Gusto ko buo, sama-sama kami, kung ano yung direction namin, kung ano yung goal namin para sa bansa. Hindi para sa sarili namin, hindi para sa pamilya namin, kundi para sa taong bayan, para sa bansa. Doon po kami nakapokus. Gusto ko po yung ganun. At saka yung mga katao na mga kasama ko, yung mga naniniwala sa akin, gusto ko pong ipaalam sa kanila na ito yung gusto ko. At ang pinakaayaw ko, yung mga kawatan na tao. Okay. Yan, Senator, we need to take a very short break. The source will be right back. Stopping you or what's keeping you. Sabi niyo nga po, kailangan kausapin niyo po lahat ng mga importanteng tao dito sa inyong posibilidad na tumakbo. Importante ho din ba sa inyo na magkaroon ng some sort of alliance with other groups or parties? Sabihin po natin, si Vice President Lenny Robredo ho ba, pagbalik niyo, isa ho siya sa inyong unang kakausapin pagbalik niyo ng Pilipinas? Ako po, open po ako para sa lahat ng sasama sa akin, sa lahat ng mag-agree sa akin. Pero isa lang po ang condition ko, lahat ng mga sasama sa akin, lahat ng maging kasama ko, kailangan pareho tayo ng goal, pareho tayo ng pag-iisip na ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Ayusin natin yung ekonomiya natin. Palaguin ulit natin yung ekonomiya natin. At mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino. Mabigyan ng pabahay ang bawat Pilipino. Mabigyan ng sustainable livelihood ang bawat pamilya. Yun po ang goal natin. Isa lang po yan sa mga pangunahing priority agenda na gagawin po natin pag sila ay sasama sa akin. Yan po ang condition ko sa kanila na gagawin natin yung nagawa kong 22 rounds priority agenda for the country.
Yan at po kapag ang, hindi po sila aligned. Kasama sila, makapag-desisyon ako na tumuloy. Yan po ang magiging goal natin. Itong pag itong kung ano mang magdesisyon ko po para po ito sa sambay ng Pilipino na matagal nang umaasa, naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. So ang paulit-ulit niyo nga po sinasabi, the first agenda is to stop corruption. Ano po? Sabi niyo din po sa interview, kahit po kayo ang laki ng binabayad niyo bilang buwis dito po sa ating bayan. Tapos sabi niyo nga, ninanakaw lang to dahil sa corruption. Gaano ho ba sa inyong palagay katindi ang corruption ngayon sa bayan natin? Alam niyo po, kung i-explain po natin talagang napakatindi po ng corruption sa atin. At yan po ay inamin din naman ng ating Pangulo na grabe talaga ang corruption ng ating bansa. At totoo po yan. Totoo po yan na talagang ang corruption sa ating bansa ay systemic na po. Pag sa nakikita ko po, wala po tayong magandang kinabukasan kung patuloy at hahayaan natin na ganito ang gagawin ng mga karamihan sa mga nandyan sa gobyerno. Hindi po, ako po, nandito ako, hindi para sumikat o magkaroon ng posisyon. Wala po, ang gusto ko lang po, maiayos ang bansa natin. Hindi ko inangad na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno pag naayos na natin lahat. Basta makita ko lang sa kulungan ang mga daan-daang kawatan dyan sa gobyerno o abot pa ng 1,000. Pwede na po akong umayaw sa politika. Makita ko lang, Senator, po na mabigyan ng hustisya ang aking mga kasama na naghihirap kung saan ako nanggaling. Kayo po, naiisip nyo na po sino tong mga kawatan na ito. Meron na po kayong mga pangalan na nasa isip ninyo na involved in corruption. Na sakaling matumakbo kayo at manalo kayo, ay gusto niyong paimbisigahan at ipakulong. Ayaw ko pong magbigay ng conclusion kasi may kailangan din po nating sumunod sa batas natin, sa constitution natin. Ano po 'yan? Article 3 section 1 na no person shall be deprived life, liberty, property without due process. No shall any person be denied of equal protection of the law. So bigyan po natin sila ng lahat. May karapatan para idipinsa ang sarili. Pero pag talagang napatunayan ng ating hukuman na sila ay nagkasala, yan po ay gusto ko silang makita sa kulungan. Makita. Pero ang tanong, na magsama-sama. Opo. Mabigyan ng hustisya ang mga mahihirap na tao. Of course, there is due process. We understand that, no? Ang tanong ko po, Senator, kayo po, in your mind, alam niyo po sino po itong mga corrupt na opisyal. Even if there will obviously be due process, meron na kayo, you have identified who these people are. Ayaw ko po mag-mention, pero mayroon po ako sa isipan ko, sa puso ko. Pero katulad ng sinabi ko, ayaw kong magusga na hindi pa napatunayan. Presumption of innocent until proven guilty, we cannot judge a person. Before you left, Senator, hindi ho ba nagkaroon kayo ng press conference? Sinabi niyo nga yung there is some problems and corruption in some agencies sa gobyerno. Nabitin po yung tao. In fact, yung meron pong panig na nagsabi kayong may corruption pero wala naman kayong pinakitang ebidensya. Pagbalik niyo ho ba, ay ipapakita niyo na at isisiwalat ninyo itong ebidensyang nakalap ninyo? Wala pong problema kung kailangan ko pang ipakita o hindi na. Pero ito po, pwede po ako magpakita. Ipakita ko po kahit video at saka audio recording. Wala pong problema yan. Nakita naman po natin kung ano yung nilabas ng CUA. Commission on Audit na po yan. Kung ano yung mga nilalabas nila na audit report. At hindi naman po siguro natin pwedeng diktahan, no, ang CUA at sabihin nagsisinungaling ang CUA. Hindi naman po naman siguro natin pwedeng ganyanin dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. So kung kayo po maging presidente, tumakbo kayo, manalo kayo, you will support mga findings ng CUA kahit po ito ay hindi, sabihin natin, lumabas na hindi maganda para sa mga departamento sa ilalim po ng inyong pamumuno sakaling tumakbo at manalo kayo? Alalahanin po natin, lagi po akong nagtitiwala sa CUA dahil ang CUA hindi naman po naglalabas ng findings na
na hindi kompleto yung mga ebidensya nila at yung mga papeles. Nilalabas lang po lamang nila according sa mga papeles na nandyan sa kanila. Okay. At Senator, actually, we need to... actually po, kung titingnan natin, mandated ang kuha na maglabas every June 30 ng report. Maliit na nga sila naglabas eh. July 30 na yata sila naglabas. So, siguro, maintindihan natin, baka binigyan pa ng pagkataon yung mga ahinsya ng ating gobyerno para magsumiti ng karagdagang mga papeles para yung hinahanap, yung requirements ng Commission on Audit. Okay. Senator, we need to take another short break. The source will be right back. EP Kusi Group, ano po, sabi nila, they have reached out to you para daw sumali kayo sa kanila at pangunahan ang kanilang Senate slate. Natanggap niyo na ho ba ito at bukas ho ba kayo dito? Alam niyo po, katulad ng sinasabi ko, wala akong problema makisama sa kahit kanino man basta suportado ang aking programa, ang aking iniisip na ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Sugpuin lahat, i-stop ang korupsyon at magtulungan para sa paglago ng ekonomiya natin. Mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, mabigyan ng sariling tahanan ang bawat pamilya na walang tahanan. Yun po, at mabigyan ng sustainable livelihood ang bawat pamilya na nangailangan ng income para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang po yan, marami po yan. 22 rounds sa priority agenda of Manny Pacquiao for the country. Senator, let me repeat my question. Ang sabi po ng Kusi Group, nag-reach out na daw sila sa iyo para tumakbo kayo bilang senador. Ang tanong ko po, natanggap niyo na ho ba itong offer ng Kusi Group na tumakbo kayong senador sa ilalim ng PDP laban? Alam niyo po, wala po akong nakausap kahit isa o ano man. At hindi pa po ako nag-desisyon. Hindi pa po nila alam kung anong takbuhan ko. Either tatakbo ako ng Pangulo or magbalik sa Senado or kakalas na ako sa gobyerno, kakalas na ako sa pagiging public servant. Pinag-iisipan niyo din 'yon na pwede kayong mag-retire bilang public servant? Alam niyo po, hindi po kasi ako plastic na tao. Totoo akong tao. Ayoko yung minsan nasasaktan ako na yung pangalan ko na pinaghirapan ko, inalagaan ko for how many decades, dugo at pawis ang puhunan ko at itong mga trapo na politiko, itong mga trolls na ito gumagawa ng fabricated story para sirain yung pangalan ko, magagawa ng istorya na hindi totoo. Na masakit sa akin, pero alam mo, hindi ako galit sa kanila dahil ayaw ng Panginoon yan. Pinapaubaya ko na lang sa Panginoon. I'm sure nandyan ang Panginoon, hindi natutulog at siya ang maghihiganti sa akin. Ako, pinapasadyos ko na lang lahat at hindi, ayaw ko na lang magtanim ng galit sa kanila. Pero alam mo ako, sinasabi ko nga palagi na I am a fighter and I always be a fighter inside and outside the ring. I wanted to also ask you, and just quite frankly, sir, no, yung hubang posibilidad na pagtakbo bilang vice president, open ho ba kayo doon? Madaling mag-announce kung anong posisyon ang takbuhan. Madali na lang yan. Kaya kinukonsidera ko yan kung anong takbuhan ko, kung tutuloy pa ako sa paging politiko o hindi na. Nandyan pa rin po yan. Nandyan din yung ayaw na ako. Nandyan pa rin po yung tutuloy ako sa pagkapangulo or babalik ako sa Senado or hindi na ako tatakbo na ako papasok sa politika. Yung katotohanan po, sa palagay niyo ba yung dalawang grupo, yung Kusi Group at yung Pimentel?